Kamusta po kayo mga kahagraiser at sa lahat ng ating mga viewers at sa lahat ng mga nanonood at maging doon sa kasama natin sa mga group, kasama natin sa ating mga group chats doon sa Messenger account ko po na ginawa. Salamat po sa inyo at magandang araw. So meron tayong pinuntahan na namang kasamang hagraiser. So bumili kasi sila sa akin ng biik. So at okay naman yung mga biik natin, syempre condition yon sa ating farm. Kaya lang pag ilang araw, so siguro after 1 week, ay pumunta rin ako dito at kasi kahit papaano ay kilala ko din sila. Just to make an update, ano. So pumunta dito ako at yun nga, ang naging problema natin dito, yung mga piglet kanina na ipinakita ko po sa inyo, ay nag-scouring sila or nagtatay po sila. So yun yung ating pag-uusapan at under medication na kasi sila. So kahapon nag-start na po akong mag-medicate. At yun ang pag-uusapan natin para at least ay meron din kayong matutunan maging doon sa kasama ko sa mga group. Yung pala mga guys, kung gusto ninyong malaman yung ating mga videos, mga existing natin na mga videos, punta po kayo sa baba. Click nyo yung logo natin at mapupunta kayo sa ating channel dashboard. Doon po click nyo yung mga videos para makita ninyo yung aking mga videos na dati ko nang mga ginawa. At meron pa rin naman kayong matutunan sa mga bagay na yon. So doon pala sa mga gustong magpamember sa aking grupo sa Messenger, so chat nyo lang ako sa aking pangalan, nakalagay din sa baba sa description yung aking pangalan. So yung pala doon sa aking Facebook account, doon sa Carnoso Pig Farm na Facebook, so doon po ay wag na po kayo doong magtanong, mag-comment doon, just follow na lang in like doon sa aking Facebook na yon, kasi hindi na po ako masyadong nakikipag-interact. Kaso nag-upload lang ako ng mga videos din doon. At yun. Pero kung gusto nyo talaga akong makontak, doon sama po kayo sa aking grupo sa Messenger. At doon tayo mag-usap-usap mga guys. Salamat po sa inyo. Carnoso will raise pigs for healthy living. So andito po si tatay kasama natin at yung mga piglet niya. Kaso nag-usap-usap na kami last time, kahapon niya nag-start na ako ng medication. Ito pa rin mga boss yung ating ginagamit. But kayo, I don't know kung magtataka kayo kung bakit ito palagi yung ginagamit ko mga boss. Ito kasi ay napaka-common sa aming lugar at ito na may epektibo. Dapat lang ang paggamit ng Robipin strip mga boss, tama sa dosage at tama sa administration. Okay, maging doon din sa management ng ating pen mga boss. Kasama yan, hindi lang tayo sa gamot, kundi pati sa pin management. Kailangan na kailangan. So, naglinis pa lang si tatay, pero dapat, yun yung palaging sinasabi ko sa inyo, is keep your pen dry and warm. Kung meron kayong mailalagay na brooder lamp habang nagme-medicate pa yung ating mga alaga, so mas maigi po yun. At yung mga dahon-dahon na sinasabi ko sa inyo, yun, maganda din yun mga boss. Ang purpose lang natin doon, lalo kapag gabi, is hindi malamigan yung mga alaga natin kasi masilan po yung mga alaga natin, mga biik sa lamig mga boss. So hindi ko pa rin pinapaliguan sa kanila yung mga piglet at sabi naman ni tatay is hindi rin naman talaga sila nagpapaligo sa mga piglet pa. So mas maganda yon para under medication hindi natin binabasa, so hindi ma-stress yung mga alaga natin sa lamig. So nagtanong po ako sa kanila kung bakit po, kasi ang mga piglet natin mga boss, lalo na kung naka-condition na doon sa farm na ating binilhan, pag nagkasakit po yan sa atin o kaya nagtai, eh syempre meron po yung mga dahilan. So, hindi po pwede yung walang dahilan, gaya po ng sinasabi ng ibang mga grazer na basta nagtai lang at wala namang dahilan. So, yun po ay hindi pwede, kailangan pagka nagagamot tayo, is meron tayong assessment muna doon sa pen, doon sa nangyayari sa piglet, kung paano magpakain sila at kung paano yung pag-manage. So ganun po yon. So kailangan mag-assess muna tayo bago tayo pumunta sa medication. So ito nga mga boss ang nangyari dito. Base doon sa aming mga pag-uusap, mahilig kasi po or talaga pag bumibili si tatay ng piglet, yung kanyang pagpapakain po agad is wet feeding or basang pagpapakain. So hindi siya nagbibigay ng transition kumbaga. So pagdating ng baboy, wet feed agad siya. So walang transition. So yun yung mga boss sa ating mga video, sinasabi ko po sa inyo na kailangan yung pag-wheat feed ay mayroong transition.
4 to 5 days or 3 to 4 days. Kunting tubig muna, wisik-wisik. Hanggang padami yung iniwiwisik natin hanggang sa marami ng tubig. Hanggang sa binababad na natin yung feeds. So ganun po, meron transition tayo sa pag-wheat feed, mga boss. So para iwas stress sa mga alaga. Yung isa pa palang matindi, mga boss, na nangyari dito is nakabili kasi sila ng feeds na meron ng mga amag. Okay, so iwan ko po kung andito pa yung mga ano na yon. So itinapon nila. Oh, andito pa. Ano na sa gilid nga. Pero ano na. Inano na ng manok at saka naabot kasi ng tubig ng dagat. Pero yun, mga boss. Okay, so yun yung mga boss, nakapagpakain kasi sila ng feeds na meron ng amag. So hindi man lang inintindi ng binilhan nila yung feeds na ibinigay nung may-ari ng tindahan. So basta at nagbenta lang sila kahit may amag na yung mga feeds. So mga boss, check nyo yung mga binibili ninyong mga feeds, baka po may amag na. Kasi po yung amag na yan, mga boss, yan ay toxins. Okay, so yan po ay mga mycotoxins na maaari talagang makaperwisyo po sa ating mga alaga, lalo sa piglet. Napakasailan po nila. Yung mga ganyang may amag minsan, kahit ipakain mo yan sa mga fatteners, hugasan mo lang ng maayos, i-disinfect mo. Ginagawa ko rin yan eh, pagka medyo marami yung feeds pa at inaamag, ginagawa ko, inuhugasan ko with my disinfectant na ginagamit. So ganun, mga boss, sinuhugasan ng maayos. Kaya lang, sa mga piglet, at kung mas maaari, wag nating talagang ipakain yung mga feeds na may amag na. So mas mabuti kasi yan po ay may toxins na, mga boss, hindi maganda sa ating mga alaga. So yun po, so dalawa yung bagay na kung bakit ay yung mga piglet natin dito is nagtae dahil doon sa may amag na feeds at dahil doon sa abrupt na pag-change from dry feeds to wheat feeding, mga boss. So yun, so under medication, yung ating lang naman binibigay sa kanila is antibiotic, mga boss, yun nga. So para mapatay yung mga bakterya na nasa loob ng katawan ng ating mga baboy dahil yun yung dahil kung bakit nagtatay sila at dahil dun sa mga toxins, mga boss. So yun, nagbigay tayo ng Robipin strip nga at nagbigay din ako sa kanila ng sinabihan ko sa kanilang magbigay din ng dextrose powder at yun nga yung ibinibigay nila kasama yun sa inumin, yung dextrose powder. Okay, mga boss, after natin mag-medicate nito, pag gumaling na yung mga piglet natin, pwede din tayong magbigay ng B-complex. Pwede rin, mga boss, isabay natin sa pag-inject yung B-complex para matanggal yung mga stress, ma-relieve yung stress ng ating mga alaga. Pagka nag-inject pala kayo nito, mga boss, huwag po kayong magtataka na sumusuka yung inyong mga alaga. So yan po ay after effect or pinaka parang masasabi nating pinaka side effect or yung effect talaga ng ating Robipin strip. Sa pag-inject natin nito, mga boss, yung first inject natin, doon most likely lumalabas sumusuka yung mga baboy. So it's a way rin, mga boss, para i-expel yung mga masasamang mga bagay na nandun sa kanilang stomach, kung meron man yung plema o kung ano pa yung nasa tiyan nila. So that is a process din para maalis yung mga poisons na nandun. So maganda po yan. So yan po yung effect lang ng ating Robipin strip. Baka po kayo magtaka, mga boss, kasi madalas po pag talaga nag-inject ako, kahit dun man sa farm, is talagang sumusuka yung mga piglet, mga boss. So okay lang yan, wag po kayong mabahala masyado. Okay, so ito, mga boss, kahapon nag-inject na po ako sa liig na part. So ito yung ibinigay ko sa kanila, mga boss, kasi kahit papaano ito yung malalaki na. So pagka itong Robipin strip, mga boss, 1 ml per 10 kilograms. So tantsa ko dito, lampas na ng 10 kilograms yung mga piglet natin. So magsa-slightly overdose tayo, mga boss. So ilalagay natin sa, ako ilalagay ko ito sa 1.5 ml, mga boss, para at least slightly overdose, mag-take effect talaga yung ating antibiotic. So doon naman sa maliliit, babawasan ko lang ng konti, mga boss, hanggang sa 1.3. Pero doon sa malaki, ibibigyan ko sila ng 1.5 hanggang 1.6, mga boss, ng ating gamot.
rin at yung kani. So yun mga boss, so sa mga ilang araw, so at least 3 days ito mga boss yung ating pagbibigay ng ano, Robipin strip. Pagka mamaya gumaling na hanggang bukas, so sa tatapusin lang natin hanggang bukas. Pero pagka after 3 days, medyo hindi pa talaga bumubuo yung tae, so extend po natin, yan po yung pagbibigay ng antibiotic mga boss. Lalo ay naka-indicate naman yan talaga sa bottle mga boss, or sa kanyang mga box, or sa kanyang box mga boss. At yun nga yung ginawa namin mga boss, so at least pinahiran namin yung part na pag-iinjigan kasi kailangan malinis yung part na pag-iinjigan. So mas maigi nga kung mag-spray muna kayo ng alcohol o kaya ng anumang pwedeng pan-disinfect sa area na pag-iinjigan natin. So mas maganda yung ganun mga boss. Para walang ano mangyaring iba pang infection. Okay, so ganun po mga boss. Ano? At inirekomenda ko din mga boss yung paggamit ng ating Strong Vita. So yung ating Strong Vita na product mga boss. Para talagang lumaki agad yung ating mga alaga. So ito yung kanyang mga alaga is bata pa naman, wala pa nga itong 50 days. So inaasahan natin pagka ginamitan natin niya ng Strong Vita, within 3 months talaga ilalaki talaga yung mga ating mga alaga. Lalo na po yung kanyang ginagawa is wet feeding. So inaasahan natin talaga yung ganong paglaki ng mga alaga. So yun lang muna mga boss sa araw na ito. At meron pa tayong ibang gagawin. Bye bye po sa inyo. And God bless po mga boss. Bye bye po.